Wala kahit na sino man sa atin ang nakakaalam kung kailan talaga mangyayari ang ikatlong digmaang pandaigdig o World War III. Pero siguradong marami sa atin ang humihiling na huwag sana itong mangyari. Subalit sa lumalalang giringan ng mga bansa, bunsod ng kani-kanilang pagpapalakas at pagpapayaman, tila mas nalalapit na tayo sa katotohanang posibleng ang mangyari ito. Ano nga kaya ang magiging itsura ng makabagong digmaang ito? Anong mga bansa ang masasangkot at ano ang pinaka mapipinsalang bansa? Ang dahilan kung bakit nagdadalawang isip ang NATO at Amerika na magpadala ng mga advanced weapons sa Ukraine ay upang mapigilan ang paglala ng kaguluhan. Iniiwasan nilang lumawak pa ang nasasakupan ng gulo at mas dumami pang mga bansa ang masangkot at baka mangyari na ang World War III na kinatatakutan ng lahat. Ang kaguluhan sa Ukraine dahil sa paghihimasok ng Russia sa kanilang teritoryo, ang pagiging agresibo ng China sa pagpapalawak ng kanyang nasasakupan sa South China Sea, at ang pakikialam din ng North Korea, Amerika, Japan at kung ano-ano pang mga bansa, ay inan lamang sa napakaraming dahilan ng pagsisimula ng digmaan sa makabagong panahon. Magiging sentro ng digmaan ang Europa at Asia kung saan ang dalawang magkalabang alyansa ay nagkukuta. Isa na ang Ukraine sa pinakamaapektuhan ito. Lahat din ng mga bansang nasa silangang bahagi ng Europa ay mga nganib. Lalong-lalo na ang mga bansang Estonia, Latvia at Lithuania na malapit lahat sa Baltic Sea. Umalis ang mga bansang ito sa Soviet at naging miyembro ng NATO noong taong 2004. Maari muli itong sakupin ng Russia upang magkaroon ng kontrol sa Baltic. Ang mga bansang ito ay siguradong magiging battleground sa away ng Russia at NATO. Kaya siguradong mapipinsala ang mga ito ng malala. Isa pa sa mga bansang siguradong mapipinsala ng malala ay ang bansang Taiwan. Bukod sa nasa daanan lamang ito, ang Taiwan ay tahanan din ng mga most advanced semiconductor industry sa buong mundo. Mahalaga din ang ginagampanan ng bansang ito pagdating sa politika. Pinapangarap ng China na mabawi nila ang Taiwan bago pa man sumapit ang taong 2049. Kung sakaling hindi man magtagumpay na sakupin ng China ang Taiwan, kahit pa ginamitan pa ito ng kung ano-anong mga estratehiya, sa liit lamang ng Taiwan kung ikukumpara sa China, ay tiyak na sa ilang advanced ballistic missiles pa lamang ng China, ay tiyak na madudurog ang Taiwan. Bukod sa Taiwan, napilit na inaangkin ng China sa kasalukuyan, patuloy din ang pagtaas ng tensyon sa pinag-aagawang mga teritoryo sa South China Sea at ang nangungunang nangikipagmatigasan dito ay walang iba kundi ang China at ang mga bansang nakapalibot dito. Sa mga nagdaang taon ay nagawa ng China ng makapagtayo ng mga artificial na isla sa South China Sea. Hindi lamang ito mga basta-basta isla, kundi mga base militar na din. Ang Chinese Navy siguradong gagamitin ang kanilang mga military base sa South China Sea upang atakihin ang Pilipinas, Malaysia, Vietnam at iba pang mga bansang hindi sang-ayon sa China. Hindi man sentro ang mga bansang ito ng kaguluhan, pero sigurado maapektuhan ang mga bansang nakapalibot sa South China Sea tulad na lamang ng Pilipinas. Ang digmaan ay siguradong makararating din hanggang sa ilagang parte at kung may isang bansang tiyak na mapipinsala ng malala, ito'y walang iba kundi ang South Korea. Sigurado kasi, naaabot ang digmaan hanggang sa Korean Peninsula. Ang dalawang bansa, ang North at South Korea, ay matagal nang hindi magkasundo at nagtatalo. Ang North Korea ay kilalang kaalyado ng China. Malaki ang pagka-depende ng North Korea sa China sa pagpapatakbo ng ekonomiya nito. Kung walang suporta ang North Korea mula sa China, siguradong wala ding maipagpamalaki ngayon ang North Korea. Kaya kung maganap man ang digmaan, siguradong sunod-sunuran ang North Korea sa China kung ano man ang nais nitong ipagawa. Sa tulong ng China at sa armas na meron ang North Korea, siguradong madali lamang sa bansang ito na atakihin ang Seoul, ang Kapitolyo ng South Korea.
Ayon sa isang ulat noong taong 2020, nasa 200,000 mga sibilyan ang maaring mamatay sa Seoul sa isang oras pa lamang ng pagbomba ng North Korea. Gamit ang kanilang mga artillery, bukod sa mga ito, tiyak din na madaming mga mahalagang gusali ang South Korea na mawawasak na magiging dahilan din ng pagbagsak ng kanilang ekonomiya at mararamdaman ito ng buong mundo. Ang South Korea kasi ay tahanan din ng ilang mga naglalakihang kumpanya na kilala sa buong mundo tulad ng LG, Samsung at Hyundai. Ang pagkasira ng mga kumpanyang ito ay siguradong maghahatid ng malaking pinsala para sa global supply at magpapabagsak sa ekonomiya ng South Korea. Bukod sa Korean Peninsula, isa din ang Japan na nasa Asia sa mga pinakamapipinsala kung maganap man ang digmaan. Madami din sa bansang Japan ang mga base militar ng Amerika, partikular na sa Okinawa. Ang mga base na ito ay magiging easy target lamang ng mga ballistic missiles arsenal ng China. Ang Japan ay mayroon ding territorial dispute sa Russia sa pinakatimog na bahagi ng Kuril Island. Upang hindi magamit ng Amerika ang Japan, maaring paulanan ng North Korea at China ang Japan ng mga missiles at hindi na makadepensa ang mga ito. Hindi naiisipan ng China at North Korea na baka madamay ang mga sibilyang Hapon dahil kahit ang kaalyado nilang bansa na Russia ay wala din pakundangang idamay ang mga sibilyan sa Ukraine at Syria. Kaya naman, kung magkakaroon ng digmaan, bukod sa wasak ng mga gusali sa Japan, ay mag-iwan din ito ng maraming mga sibilyang wala ng buhay. Sa mga nangyayaring ito, tila mas maraming mga kaalyansa ng Amerika ang masisira kumpara sa mga kaalyansa ng China. Kung titignan naman natin ang Belarus, ay tiyak ding sasalo ng malaking pinsala sa digmaan. Bukod kasi sa nasa pagitan ng bansang ito ng Russia at ng mga bansa sa Europa, nakatikit din sa Belarus ang mga Baltic States na akin nang nabanggit kanina. Kadikit naman ng Belarus ay ang Poland na tiyak na mapipinsala din. Hindi man ito ganun kalala, magiging daanan kasi ng NATO ang Poland upang atakihin ang Belarus at Russia. Ang bansang China ay siguradong malaki din ang magiging pinsala. Hindi man gaanong apektado ang mainland nito, ang mga syudad naman ito tulad ng Beijing ang mga pangunahing sasalo ng mga missiles mula sa kalaban. Sa laki ng China at sa taas ng siguradad nito ay tiyak na hindi ang China ang pinaka mapipinsala kung maganap man ang World War III.